Hey guys, it's me, DM. Welcome to Archi Tutorials, where I will teach you how-to videos for your architecture plates. Ready your markers, because we will use it to render different textures and materials. Today, we will render tile patterns. Pinili ko muna yung mga color na gagamitin natin dito. If you are planning to buy these markers, I'll put the link on the description box so you can check it out. At ito na nga yung mga kulay na napili natin. Warm gray na number 8, black, at warm gray na number 3. Nag-drawing muna ako ng tile pattern dito sa ginawa kong box. So, tatlo yung gagawin natin. Dito sa una, gumuhit ako ng hexagon na pattern. Next naman, running band na tulad ng pattern ng brick pero ito, tiles. And lastly, itong maliliit na square. Simulan natin dito sa hexagon pattern tiles. Ginamit ko yung fine tip nitong lightest marker na meron tayo, which is warm gray na number 3, at tin-raise ko lang yung pattern natin. Ginagawa natin to para mas madaling i-fill yung each tiles. At using the same marker, i-fill natin isa-isa yung mga hexagon. Next, gagamitin natin itong warm gray na number 8 to create depth sa tiles. Using the tip, sinundan ko lang yung edge ng hexagon. Ginamit ko din itong dark na marker para i-fill yung ibang tiles at magkaroon ng iba pang kulay. Mas dinark ko naman yung edges ng tiles na yun for depth. Ganun lang din yung ginawa ko sa iba. Yung dalawang markers lang na yun, yung pinagsalit-salitan kong gamitin to render. Mas maayos din pala kung gagamit kayo ng ruler kapag magre-render ng tiles para mas define yung edge at para mas pantay-pantay din yung sukat ng mga tiles. Ginamit ko naman itong white gel pen at ginuhitan ko ng line yung upper at side ng tiles para sa highlight. Ginamit ko ulit itong warm gray na number 3 as a base color dito sa next tile pattern natin. Una, ginamit ko itong broad tip niya to fill some parts of the tiles. Tapos hindi ko na nilagyan ng marker yung upper part dahil yun na din yung magsisilbing highlight niya mamaya. Ginamit ko naman itong warm gray na number 8 to create the shadow. I use its fine tip para kulayan yung baba ng tiles natin, which will help to create depth sa ating tiles. At ginamit ko ulit itong number 3 para kulayan naman yung side, which will define the individual tiles. Gumamit naman ako ng Unipin na 0.5 at sinundan ko lang yung drawing natin kanina. Para dito sa last tile, gagamitin ko ulit itong number 3 at i-fill ko lang randomly itong maliliit na square. Mag-iiwan din ako ng iba pang square para puti lang sila. May mga ibang square naman na pinapasadahan ko ng dalawa o tatlong ulit para mas dark siya compared sa iba. At ulit-ulitin lang natin yung ganung process hanggang sa satisfied na tayo sa gusto nating resulta. Then using this Unipin, sundan lang natin yung drawing natin kanina.
ginamit ko din pala itong number 8 na marker para mas may dark na square pa, and I apply it randomly. After that, I use this warm gray number 3 ulit to trace yung line and to create depth sa ating drawing because it will act as a shadow for the tiles. And finally, ginamit ko itong white gel pen sa mga gray square tiles para sa ating highlight. Nilagyan ko lang ng line yung taas at side ng square. So, lagyan lang natin sila lahat. Ngayon, iswatch ko lang yung dalawang kulay na ginamit natin, which is warm gray na number 3 at warm gray na number 8. At ito na yung result. Kung nagustuhan mo ang tutorial na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And follow me on my social media accounts. Thank you for watching!